Magandang araw mga bata! Sabihin nga po natin yon, magandang araw! Sabihin po natin ang magandang araw sa ating mga kapamilya. Magandang araw! Okay, handa na po ba tayo para sa ating Let's Read class? Patingin nga po kung nandyan ang inyong workbook. Nandito po yung sa akin. Nandyan na rin po ba ang inyong lapis? Ito rin po ang akin. Ayan, nagsimula na po tayo. Gaya ng dati ay iisa-isahin muna natin ang mga napag-aralan na nating letra. Naaalala niyo po ba ang letrang ito? Ano po ang tunog? Ah, tama. Ano naman po ang tunog ng letrang ito? Ito po ba ay natatandaan ninyo? I. Tama. Ito po. M. Ang tunog niya ay M. At ito naman po ay O. Na may tunog na O. Ang galing! Matandaan niyo po lahat ng letra na napag-aralan na natin dati. Sa tingin ko po ay handa na kayong matuto ng isa na namang bagong letra. Maipapahula po muli ako sa inyo. May hawak akong larawan na nagsisimula sa letra na ating pag-aaralan. Hulaan niyo po kung ano ito ah. Ang bagay na ito ay nakikita natin sa langit kapag tumingin po tayo sa taas. Ngunit, hindi ito nakikita kapag maliwanag o kapag nandyan ang araw. Nakikita po natin ito kapag madilim o kapag gabi. Ano po kaya ito? Ito ay ang buwan. Maganda po ang buwan, hindi po ba? Minsan nag-iiba-iba pa ang hugis nito. Ang buwan ay nagsisimula sa tunog na B. Narinig niyo po ba yun? Buwan. Sabihin niyo nga po ulit ang buwan. 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 Ang buwan ay nagsisimula sa B. B. At yan ang tunog ng letrang B. Kantahin po muli natin ang ating kanta. Ang tunog ng B ay B, B, B. B, B, B. B, B, B. Ang tunog ng B ay B, B, B. Yan ang tunog ng B. Ngayon alam niyo na po ang tunog ng letrang B. Paano naman po kaya ito isulat? Tingnan po muli natin. Nakita niyo po ba? Gawin naman po natin. Gamitin natin ang ating mga daliri. Kunwari po ay ito ang lapis at guguhit tayo sa hangin. Handa na po kayo? Ang malaking letrang B ay ganito. B, B, B. B, B, B. B, B, B. Yan! At ang maliit na letrang B naman ay ganito po. B, B. Yun po ang malaki at ang maliit na titik B. Nakaya nyo po ba? Paano naman po kung lapis ang hahawakan natin? Nasaan po ang mga lapis ninyo? Sulat po ulit natin sa hangin. Handa na po. B, B, B. B, B, B. B, B, B. At ang maliit naman. B, B, B. Ganun po kadali isulat ang letrang B. Tandaan niyo po kung saan nakaharap ang letrang B ha, doon po. Ito na! Bibigkasin na natin ang letrang B kasama ang ibang mga letrang na pag-aralan natin. Paano po kung kasama na niya ang letrang A? Ano po ang magiging tunog nila? B. Tsaka A. Ba.
Ano po ang sabi? Ba! Tama po ba? Opo, tama po kayo. Ngayon ay magbabasa tayo ng mga salita na may letrang B at kasama ang ibang mga letrang na pag-aralan natin. Handa na po ba kayo? Ano po ito kaya? Diba kanina nabasa niyo po ang ba? Uulitin lang po natin. Kaya ito ay magiging baba. Baba. Gaya po nito. At yun din po ang gagamitin nating salita kapag gusto nating bumaba sa baba. Baba. Baba o baba. Ito naman po, ang salitang ito ay baso. Baso. Magaling. Tama po, yun po yung iniinuman natin, baso. Ito naman po. Bao. Bao. Ang bao po, yun po yung nakukuha natin sa buko, hindi po ba? Bao. Ngayon, magsama po tayo ng dalawang salita. Kaya niyo po kaya? Pagsamahin po natin ang dalawang salitang ito. Bao at baso. Bao at baso. Kaya pa po natin na magsama ng iba't ibang salita na may letrang B. Paano po kaya kung ganito na ang babasahin natin? Kaya niyo pa po ba? Siyempre. Sige nga po, basahin niyo po muna. Sasabayan ko naman po kayo ah. Baso ni mama. Baso ni mama. Kanino po yung baso? Kay mama. At ito naman po, ano po ang nakasulat? Ang baso ulit, ang baso ni Asa. Pangalan po yun, si Asa. Ang baso ni Asa. Magaling! Nakakabasa na po tayo ng maraming salita. Sa tingin ko po, ay mas marami na kayong maiintindihan ngayon kapag nagbabasa kayo. At dahil mahusay na po tayong magbasa, meron po akong ibibigay ulit sa inyo isang bagay na nagsisimula sa letrang B. Ano po ito? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba! Between! Handa na po ba kayo? Ito na po. Between! Kunin nyo na po. Dahil talagang para sa inyo yan. Dahil marunong na kayong magbasa. Huwag nyo rin pong kalilimutan na sagutan ang mga pahina para sa letrang B dito sa inyong workbook. Sa tingin ko kayang-kaya nyo na po ito. Dahil marami-rami na rin po kayong nasagutan dati. Hindi po ba? Patingin nga po ng thumbs up kung kaya nyo na. Kayang-kaya. Ngayong tapos na po tayo sa letrang B, panahon na po para magpaalam o para mag-bye-bye. Letrang B rin po yun. Kaya tayo ay kakanta na po muli. Handa na? Paalam na sa inyo, paalam na sa inyo, sa pagbabasa, tayo'y gagaling. Paalam na sa inyo, paalam na sa inyo, sa susunod pabalik, sa let's read pabalik. Siguraduhin niyo po na babalik kayo ah, para matuto tayo na magbasa. Tama, paalam po!